ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo sa ika-apat na linggo ng 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus. At tayo po ay magnilay-nilay tungkol sa kahalagahan ng tubig na mula sa templo na bibigay buhay ay nasa ating Panginoon na siyang nagpapagaling sa may sakit at ngayon ay isang paralitiko upang mapabilang sa lahat ng iniibig at minamahal ng Diyos sa kanyang kaharian. Ngunit kagaya ng mga Pariseo na tayo ay hindi makaalaala at hindi nagkaroon ng pagpahalaga sa lahat ng biyaya ng Diyos, sa mga sandali na tayo nagkasala, dumulog po tayo sa aming Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw na paghanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro, at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit iyon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na,
Nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga. Pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, kapiling na tingkanlungan. Diyos na makapangyarihan, kapiling na tingkanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan, at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Diyos ko sa akiigaw at loobing tunay na tapat, puso ko'y kawin mong wagas.
nang manauli ang kalak, bunga ng iyong pagliligtas, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Inintay nilang gumagalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling anuman ang kanyang karamdaman. Doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki, tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Sabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay, gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noy araw ng pamahinga. Kahit sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po, mga kapatid ko ni Kristo. Pakibati sa mga katabi niyo, magandang hapon. Para po sa mga nag-live streaming sa Facebook, isang mainit na pagbati mula dito sa Quiapo Church. Sa atin pong nakikita sa ating mga pagbasa ngayon, ito ay nasintro sa tubig na nagpapagaling. Ang una pong pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 47, versikulo 1 hanggang 12, ang tubig mula sa templo ay nagbibigay buhay. At dahil dito, ang mga puno ay laging luntian, puno o hitik ng bunga, at lahat ng mga hayop ay nabubuhay dito. Dahil ang tubig naman, na itong tubig na ito ay magiging espiritual na tubig mula sa templo, ay isang tubig na bago, na simbolo na noon na dumaan ang sambayanan ng Diyos o mga Israelita ng Exodus o ng paglaya mula sa pagkalipin sa Ehipto. Dumaan sila sa tubig na pula at sila'y napalaya na. Na simbolo rin ito, hindi lang ng tubig na bigay buhay, tubig din ng paglaya. Kaya ang ating Salmo 45 ay nagsabi, ang Diyos ay makapangyarihay kapiling nating kanlungan dahil sabi pa sa versikulo 5, Kapitulo 45 na Salmo, may ilog na galak sa bayan ng Diyos at ito'y nagdala ng ligaya sa templo. At itong tubig na nagdala ng ligaya at buhay, nandyan na ngayon sa pagkataon ng ating Panginoong Hesus na sumailalim siya sa binyag ni Juan Bautista upang makiisa sa mga tao. At kaya makiisa sa mga tao, siya mismo ay nagdala ng isang panibagong binyag. At ang binyag na ito ay tubig na espiritual
na nagpapagaling. Nakita niya itong isang paralitiko doon sa Bethesda. Sa Bethesda, maraming tubig doon. Dahil yung tubig na malapit sa templo ng Jerusalem ay ginagamit sa paghahanda ng mga hayop. Itong mga hayop kasi gaya ng tupa, gaya ng kambing, baka at iba pa na ialay na susunugin, kailangan mo ng linisin. So kailangan ng tubig. At may tubig doon. At mayroon din ang malapit doon ang tinatawag na paliguan ng marami. Ito yung ating napakinggan ngayon sa pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 5, verse 1 hanggang 16, na kung saan itong paralitiko, 38 years na, 38 na taon na paralyze, wala man lamang naawa sa kanya. At ito pong 38 taon, ayon pa sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 2, Versiyo 14, na buong henerasyon, siya ay naparalyze, wala man lang nahabag sa kanya, wala man lang lumalapit sa kanya, wala man lang nagpakitang tao sa kanya, wala man lang tao na at least tumulong sa kanya upang pag makalakaw na yung tubig, upang siya mapagaling doon, dadalhin siya doon at tulungan. Kaya ang ating Panginoon, hindi na kailang dalhin ang tao sa tubig, siya mismo ang tubig na napagaling na espiritual. Kanya pong sinabi sa lalaki, dalhin mo ang iyong higaan, tumindig ka at lumakad at agad siyang nakalakad. Ganun po ang kagalingang dala ng Panginoon. Kaya sa panahon ng binyag, ang binyag na binigay ng ating Panginoon ay binyag na nagpapagaling at hindi lang tubig na siyang simbolo ng paglinis at pagpapagaling, isang tubig na nagliligtas na magdala sa atin ng buhay na ganap at ikasyasya. Ang atin pong titingnan ngayon, atin bang naalaala ang ating mga binyag? At nakikita ba natin ang kahulugan ng binyag sa tubig sa atin na hindi lang tayo naging Kristiyano, tayo naging bahagi sa buhay ng ating Panginoong Hesus? At atin pong tingnan kung ano ang kahulugan nito sa buhay natin. Ang kahulugan nito, siguro yung mga nilikha ng Diyos, gaya ng tubig at iba pa, hindi natin inaalagaan. Wala tayong tinatawag na tunay na pagpahalaga sa lahat ng biyaya, hangin, tubig, lupa at iba pa. Kuminsan sinisira natin ito, napulyot na at ginagawa nating pangkomersyo. Kaya pati mga tubig ngayon ay commercialized na. Kaya makita natin na hindi natin gaanong napahalagahan ang biyaya ng Diyos. Nakalimutan natin siya. Kaya ano pong dapat natin gawin? Una, ang unang gawin natin ay pahalagahan natin ang kagandahan at kabutihan ng nilikha ng Diyos. Gaya ng lupa, gaya ng hangin, gaya ng tubig at ng kalikasan. Pangalawa, kailangan na sa buhay natin atin pong tingnan ang tunay na saysay ng ating binyag na tayo'y naligtas na sa pamamagitan ng binyag. Bubuhayin po natin ito sa ating paglinis sa ating sarili, sa pagbalik-loob o pagkaroon ng pagkakasundo sa ating kapwa-tao upang ating paghanda para sa Easter o pagkabay muli ng Panginoon ngayong panahon ng Kwaresma, 40 na araw ng paghanda sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon, ay isang tunay na pagtingin sa tunay na kahulugan ng binyag na tayo ay magbago upang makikita ang esensya o ang kahulugan o saysay ng ating binyag na nakiisa tayo kay Kristo, hindi lang sa kanyang kagalakan sa Easter, dadaan tayo sa kahirapan din. At pangatlo, sa buhay natin, gaya ng tubig na nagbabago at naglilinis, maging bahagi tayo sa pagbabago na tunay sa ating sambayanan, sa ating lipunan, upang masintro na sa Diyos. Halinaway siya ang laging tubig na pumapawi sa pagkauhaw natin, sa espiritual na pagkauhaw, at hindi na tayo magugutom pa sa mga pangangailangan ng Diyos, sa paghahanap ng Diyos at paghahanap ng dala niyang mga mithiin gaya ng kapayapaan, pagmamahalan o pag-ibig, katotohanan at katarungan. Kapag kanaryan siya, ang tubig bumubukal mula sa puso ng bawat tao kapag ka nagpapahayag na tayo'y kagaya ni Kristo.
Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon na buong awang tumitingin sa mga may sakit at mga makasalanan. At atin pong itutugon, Poong Hesus, lingapin mo sila. Poong Hesus, lingapin mo sila. Para sa mga matagal nang nagtitiis ng karamdaman at hindi alam ng mga kaibigan, manalangin tayo. Poong Hesus, lingapin mo sila. Para sa mga may sakit na nag-aagaw buhay, ngunit wala pa ang doktor na titingin sa kanila, manalangin tayo. Poong Hesus, lingapin mo sila. Para sa mga bulag, mga pilay, at mga paralitikong nasa lansangan at iniiwasan lamang ng mga taong nagdaraan, manalangin tayo. Poong Hesus, lingapin mo sila. Para sa mga may sakit na ang hinahangad ay may doktor o pari o kaibigan na makakita sa kanila, manalangin tayo. Poong Hesus, lingapin mo sila. Ama naming mapagmahal, tulungan nawa kami ng Espiritu Santo na tumingin ng buong pagmamahal sa mga kapwang may sakit at kasalanan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, masamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkup sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin yung kapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pangitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamis ng pagsalungat sa panagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal. Na nagpakasakit para sa tanan ang pagsisikap namin yung kinalugdan at ang pagpakabuti namin yung ikinararangal. Kaya kaisa namang helisi siya awit ng papuri sa lumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyari, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasimitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayunman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang-tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa. At ni Luis Antonio na aming obispo, ni Broderick na kanyang katuwang na obispo, ng tanang obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid mong nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin siyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin nagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Amen, 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 amen. Sa gubilin, margaling na utos sa turo ni Jesus na pangin natin at Diyos ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ning namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilis sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya, tunghayan aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo inyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito kang gumagabay sa akin. Pag-ibig mong wakas ang kakamtin, walang makakapantay sa awa mong taglay. O Panginoon, buhay ko'y iaalay. Panginoon, tulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo nakalaan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakain mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat,
buhay mo'y inalay mo sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Panginoon, dunot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo nagkalaan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, yakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at pinabuguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay pinagaling ng ating Panginoon dahil sa kanyang mahimala na pakiugnayan sa atin, hindi lang sa mga sakramento gaya ng binyag, lalo't higit na sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na ganapit kasi siya. Ngunit kailangan din nating magbalik loob at magbago na atin pong alagaan ang kalikasan, lalo na ang tubig at atin ding bigyang pansin ang mga may mga kapansanan gaya ng mga paralitiko, mga pilay at iba pa upang sila ay maging tunay na bahagi ng ating sambayanan na imahin din at larawan ng Diyos. Ngayon na po ang paspas sa mga dibuto ng mga kahilingan, dasalan, intensyon
At sama na rin natin dito ang may karamdaman. Para sa narito, pagkitaas lang mga bagay-bagay na inyong pabasbasan sa mga nanood sa TV Maria at nag-streaming sa Facebook Live, pakilagay inyong kamay sa ribrib. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Mana pong Jesus Nazareno, inihag mo sa itan ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kalingan ng kanan na susumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalal mga imahin, dasalan, intensyon, sampunaan ng karamdaman. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway, maalaala nilang pangako lang sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang Banal Misa, may kayo mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pray natin kung Jesus na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.